Today, we are trying out Maybelline's newest release, and that is cushion mats. Hey guys, Kenny here and welcome back. Again, at yung product na susubukan natin from Maybelline, yung bago nilang release, and yung tawag nga sa kanya is cushion mats. Parang ang taas ng camera ko guys, wait lang. 5 yung sinend sa akin ng Maybelline, and yung price nito guys is 299 pesos each. And according sa Lazada page nila, eto daw, product na to is the softest and most hydrating matte. It contains vitamin E and non-drying daw yung formula niya. It's formulated with a soft focus gel for a cushiony soft and no crack look. And also with pigments guys. Meron daw siya which is created with a light scattering pillow microsphere for a non-flat matte and slippery glide. Judging and based sa description, the product looks promising kaya I cannot wait to try. And dito naman sa ingredient list, yung first ingredient na nakasulat is dimethicone which is basically silicone. Kaya I'm assuming na yung formula nitong product na to is yung parang sa mga primer na silicone based. But of course, that's just my assumption so itest na lang natin para malaman natin. And siguro ilalagay ko na lang somewhere sa screen or kaya sa center yung lip swatches from Maybelline so that you have an idea kung anong mga shades yung meron sila and yung bagay para sa inyo. Anyway, so this is how the packaging looks like and as you can see, it is very slick. Clear acrylic yung pinaka-tube, tapos yung kanyang handle and applicator matte yung finish. Tapos sa isang side, meron dito guys na naka-emboss na matte word. Or word na matte rather. And definitely way better sa kanilang Sensational liquid matte because this one, mas elevated tingnan and mas class. And also, this is actually my first time opening this kaya hindi ko pa alam kung okay ba yung applicator kaya subukan nating buksan and tignan. Nothing special. Ayan guys, this is how the applicator looks like. As you can see, standard na doe foot lang siya but medyo naka-bend. Which I actually appreciate because kapag ka etong product na to or applicator, pinang-apply mo sa lips, parang nakukuha yung curve and nakahug yung lips. So yeah, overall for me, I like it. Maganda yung applicator and yung overall packaging niya. It looks really nice and masarap sa mata. When it comes sa scent, sa nose ko guys ha, medyo may pagka-floral. Pero sa akin lang ha, I feel like this one would have been better if wala na lang scent or kaya same yung scent niya sa Superstay Matte Ink. And hopefully after a few, you know, minutes, maano naman siya mag-dissipate. And of course, as always, yung swatches natin is from light to dark para just in case na, you know, mag-stain yung dark, hindi ma-alter or maapektuhan yung light colors. Let's do this. Ito yung first color na subukan natin, si Sunset Affair. Which is kind of weird. Hindi ko alam kung bakit Sunset Affair yung tawag kasi diba hindi naman mukhang sunset or warm. Since sobrang strong nung scent niya, alam niyo yung nalalasahan niyo na? Ganun siya. Tapos kapag huminga ka pa loob, parang yung fragrance na meron siya pumapasok sa loob ng bibig. But it looks really nice sa lips. And tama nga guys, yung formula niya parang may pagka-silicone-y na primer, yung ganun. Grabe guys, ang gandang MLBB nito. It's been a few minutes na guys sa aking lips and nabawasan naman yung fragrance na meron siya. So I'm assuming na ano nga, after a few minutes, nagdi-dissipate naman. Medyo na-off lang talaga ako sa scent, guys. But anyway, ayan guys, this is how the shade Sunset Affair. But anyway, this is Sunset Affair kapag ka-full on naman sa lips and grabe guys, I love this shade. I'm obsessed, I love this shade kasi sobrang feminine, sobrang soft. Pagdating ng feeling sa product kapag ka nakalagay na siya sa lips, if blotted, very lightweight naman siya. But once you layer it and ginawa nyo siyang full on, dun nyo na ma-feel na slightly heavy siya. Pero sa akin ha, comfortable pa din naman siya even though medyo may konting weight. Aside sa strong fragrance na meron to guys, isa pang na-notice ko is that parang medyo may konting-konting stinging sensation ako na na-feel. Wala naman kasi nakasulat sa description na ano, diba, plumping siya. Kaya medyo, I don't know kung bakit ganun. Maybe because of the scent? I don't know. I-kiss test din natin. Ooh. Ayan. May transfer siya. Pero okay pa din naman how it looks like sa lips. Medyo nabawasan lang yung shine. But opaque pa din naman and hindi ganun ka-visible yung natural color ng lips. Okay yung formula niya, yun lang talagang fragrance guys. Medyo nakaka-ano, annoy. Urban Spice, tama ba? Urban Spice, yeah. Urban Spice nga. This one is nice as well and sobrang perfect niya especially, meron ako sa ngipin. Perfect tong shade na to guys, if yung gusto nyo ma-achieve is yung very Korean na ombre or blotted lips. Super nice, maganda yung kulay na to guys and eto okay na okay for morenas. And since nga medyo dark tong shade na to guys, perfect talaga siyang ipang blur kasi makikita mo talaga yung transition ng dark to light. Yung scent lang talaga! But for those of you naman na kayang itolerate yung strong scent, most especially sa mga lip products, I feel like dead ma lang.
Sobrang opaque talaga ng kulay sa lips. Ang ganda. But personally, mas prefer ko tong shade na to, guys, kapag ka-blotted siya. Because kapag ka-ganito na, parang medyo masyado ng orange for my liking. Kapag ka-full-on feeling ko, hindi na siya bagay sa akin. But syempre, ano lang naman yun, guys. Personal preference. And same sa light shade, this one as well, kahit na i-rub nyo yung lips back and forth, maganda. Hindi siya nagka-crack, hindi nagkakaroon ng mga weird na lines. Actually, ang sarap i-rub kasi medyo emollient siya. Kaya, ang comfortable and, ayun nga, may konting slip. Anyway, moving on, next shade that we have is called Pink Addiction. Ito naman si Pink Addiction on the lips, and in fairness, maganda din siya, ha? Dito kasi sa pinaka-tube, parang medyo maputla siya na ewan, but once you apply it sa lips naman, maganda kasi mas lamang yung pagka-pink niya. Hindi siya completely cool tone, kaya once you apply it sa lips, hindi siya grayish or yun nga, maputla. Actually, ang natural nga ng kulay niya sa lips ko kapag ka-blotted, kaya okay siya, bet ko. In fairness, maganda din siya, guys, ha, kapag ka-full on. Minsan kasi yung ganitong shade may tendency na magmukhang pangpatay kapag nakalagay sa lips. But this one hindi, okay siya. Huwag kayong mag-rely sa color niya dito sa tube kasi once you apply it sa lips, mas nice yung kulay niya, mas buhay. This is nice, and for sure, ikikip ko tong shade na to because wala akong ganitong shade or masyadong shade na ganito sa collection. If you guys want yung parang pop of color sa face without doing the extreme, okay na okay to, guys. Dito na lang kayo bumawi sa lipstick. I mean, look at that. Next shade that we have is called Girl Who Rules. Guys, ang ganda nito. Definitely one of those shades na safe bilhin kasi 'di ba sobrang classic and talagang magagamit mo siya sa kahit anong occasions. Medyo nakaka-yellow lang siya ng teeth, I'm not gonna lie, kasi warm yung pagka-red niya. But if you don't mind naman that, okay lang kasi ang ganda ng kulay niya, guys. Maganda siyang i-blur kasi ang soft ng pagka-red niya sa gilid, almost like pink na siya. Subukan naman natin siya ng full on. I honestly don't have anything bad to say dito sa shade kasi nga it's a classic shade, red is red. Bagay sa kahit anong age and kahit anong skin tone, okay na okay to. And also, sobrang perfect ng shade name kasi when you wear this, napaka-powerful ng vibes na binibigay. This one, i-kiss test natin and let's see kung mababawasan yung pagka-glossy kasi diba tignan nyo, sobrang kintab. Hindi siya matte Maybelline. Ooh! Dami. Kapag ka-blotted, hindi siya ganun kakintab, almost matte, parang velvety yung itsura. But ayan, kapag ka full on, may kintab siya. I personally don't mind kasi mahilig naman ako sa glossy lips, but just in case na, you know, don't expect na matte yung finish nyo unless iba-blot nyo. And also, I forgot to mention na yung mga naunang shade nga pala in this one, isang dip lang siya sa blotted and yung sa full on. Kung ano lang yung pinul ko and yung nakalagay sa applicator, ayun lang yung ginamit ko. Final color na susubukan natin is this one, and yung tawag sa kanya is The Devil Wears Red. And this one, judging dito sa tube, blue-based red, which is my kind of red. Yung nakaka-snow white and nakakaputi ng ngipin. Ito yung shade ng red na gusto ko, guys. Yung parang may pagka-cherry na shade, tapos blue-based, kasi nga nakakaputi ng teeth, diba? Tignan nyo, oh. Matingkad siya, it's bright, but still, sobrang wearable and masarap sa mata. Alam nyo yun. Most especially if maputi kayo, this one, sobrang on point and bagay na bagay. Look at that, diba? Ang perfect ng pagka-red. Kapag kaganitong lipstick yung gamit mo, parang ang yaman-yaman mo, ang powerful mo, and parang ang dami mong pautang. Charot. So yeah, between these two red shades, for me, yung pinaka nag-stand out si The Devil Wears Red. Eto kasing Devil Wears Red, guys, magagamit ko siya ng blotted and full-on, while dito naman kay Girl Who Rules. Lagi ko nakakalimutan yung pangalan. Sa isang red na to, guys, blotted ko lang talaga siyang magagamit. And that's it. Ayun po yung complete swatches ng mga shades na meron ako from this collection. Again, yung first claim nila dito sa product is that yung formula niya or texture is cushiony. Soft daw siya, and that is definitely true. Kasi once you apply this sa lips, yung feeling niya is almost like pillowy. Ayun nga, perfect way to describe is cushiony yung feeling niya sa lips. Tapos, kahit i-layer niyo siya, even though may konti siyang weight, very comfortable pa din siyang suotin. And this one siguro yung formula niya pinaka-close kung maiko-compare sa Easy & Co Lip Mousse and Sunny's Face Lip Dip. Ayun. Kung magkakabibi yung dalawang product na yun, eto definitely yung kakalabasan. Pigmentation is amazing kasi lahat ng to, guys, nung inapply ko sa lips, mapablotted man or full-on,
yung isang dip lang. So yeah, overall for me, I really enjoyed using this product. I like this and I highly recommend. Really, really nice, especially if you have dry lips kasi hindi nakaka-emphasize ng texture. And also, hindi siya drying. Sa lahat ng mga Maybelline lip products that I've tried, definitely ito yung pinakamagandang formula. Of course, the best part as well is that hindi siya drying sa lips. Kaya kahit suotin niyo ito buong araw, hindi kayo makaka-feel ng weird na feeling sa lips. Yung parang deserto or nagka-crack. Hindi ko suot yung mic para ayoko na ulitin. And siguro sa akin, yung masasabi ko lang na downside dito sa product na to is yung scent. Kasi nga sobrang intense niya. And what happens is, kapag ka nilagay nyo sa lips, parang nalalasahan nyo siya. Honestly, hindi ko alam kung anong trip ng Maybelline sa scent na to. Kasi diba, pwede namang hindi nalagyan eh. Or kung lalagyan man nila, diba, sana amoy vanilla, amoy cake, yung kagaya sa Super Stay Matte Ink, ganun. Dun lang talaga ako medyo na-off ng slight. Also, yung isa nga rin palang claim ng product is that matte yung finish niya. But to be honest, hindi siya matte. Well, actually, tama. Matte naman siya kapag ka-blotted. But once you apply it ng full-on, may shine na siya, guys. And ito yung tatlong shades na nag-standout sa akin sa 5 na meron ako, guys. First one is si Sunset Affair. Second is si Pink Addiction. And third is si Urban Spice. But honestly, lahat sila maganda, guys. For everyday, I can see myself kasi using the shades Urban Spice, Pink Addiction, and Sunset Affair, especially kapag ka-blotted nga. Pero itong dalawang to, guys, okay din naman. So, subukan nga rin pala natin itong iswatch sa arm tapos i-blend ko to see if okay siyang gawing blush. Ito yung amount na nilagay ko and ang gawin natin, guys, is i-blend natin siya. Ooh, it's very blendable. Tapos, look at that, hindi siya patchy, walang part na nagsiskip. Ayan, di ba, look at that, medyo may konti siyang shine, medyo may konting dew, kaya once you apply it, sobrang healthy looking and natural niyang tingnan. Anyway, guys, that is it for today's video. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.